Sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Marami na po tayong message na narinig dito. Ngunit gusto kong bigyan ng pansin yung pagmamalasakit sa pananalangin. Una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Salamat po Panginoon, minsan pa kami po ay haharap sa iyong salita upang idulog ang aming pong mga prayer concern, ang aming pong pagmamalasakit ngayong gabi. Ngunit bagong lahat, nais naming marinig ang iyo pong tinig mula sa iyong salita kung paano po, Panginoon, ninyo pinalagahan ang aming pong pagmamalasakit sa panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagdating sa prayer, mayroon itong hiwaga sapagkat sa panalangin, lahat ay nagkakaisa. Lahat ay nagkakasundo. Lahat ay nagkakaisang lumapit sa Diyos, dumulog sa Diyos. Nagkakaisa sa pagmamalasakit sa mga prayer concern, sama-samang sumasang-ayon sino man ang hiniling o kahilingang ipanalangin. At makikita natin na napakalaga talaga ng panalangin sapagkat lahat ay nagkakasundo para sa kapakanan ng mga taong ipapanalangin natin ngayong gabi. Lahat ay nagkakaisang magmalasakit. Sa ating teksto, mayroong apat na katangian ng pagmamalasakit sa panalangin. Una, katangian ng pagmamalasakit ay ang tignan natin ang lawak nito. Sabi sa verse 1, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat tungkol sa lahat ng mga tao. Ito yung lawak ng pagmamalasakit natin sa panalangin, lahat ng tao. Ibig sabihin, sa ating pong panalangin, wala po itong limitasyon kung sino ang dapat nating panalangin para sa lahat. Pero ang tanong natin, ito ba'y ibig sabihin ito, bawat isang tao sa buong daigdig ay ating papanalangin? Hindi natin sila kilala. Paano natin malalaman at idulog sa kanila kung ano ang kanilang mga concern? Sa makatwid, itong pananalitang ito, kung titignan natin sa original, ito ay para sa lahat na idinudulog ng kapatiran na taong dapat ipanalangin. Para sa lahat ng sino mang idinulog ng kapatiran o concern na ipanalangin. So ibig sabihin, wala itong pinipili sino mang tao, unbeliever man, mayaman, mahirap, bata o matanda, may karamdaman o walang karamdaman, anuman ang kanyang paniniwala, kapag ating idinulog o sa panalangin, tayo po ay magmamalasakit sa kanya sa panalangin. Kaya ito po ay napakalaga sapagkat dito sa panalangin, yun yung hiwaga eh, nagkakaisa tayong lahat. Walang anumang alitan sa isipan. Ating pinagmamalasakitan ang mga taong ipapanalangin natin lalo na ngayong gabi. Kaya ang sabi rito sa ating pong panalangin, sa ating pagmamalasakit, nandiyan sabi ni Pablo, naroon ang pagsamo na gawin ang mga paghiling, anuman ang kanyang kalagayan, hilingin natin, mga panalangin, mga ano pang kailangan niya, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga taong kilala nating idinudulog sa ating Panginoon sa oras ng panalangin. Ito yung lawak ng ating pagmamalasakit sa panalangin. Ikalawa, nakatangian ng pagmamalasakit ay ang pinagmalasakitan mismo, ang particular. Ang sabi sa verse 2, karugtong, ang sabi rito, patungkol sa mga hari
at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan. So mayroong particular na mga taong dapat nating ipanalangin, mga hari. Wala tayong hari ngayon, pero sa ating panahon, mayroon tayong presidente, mayroon tayong mga senador, mayroon tayong mga congressman, at iba't iba pang mga namimununo sa ating bansa. Alam nyo, ang panalangin, itong napakaganda. Napakaigi ito kaysa sa butuhan. Sa butuhan, hindi nagkakasundo at hindi nagkakaunawaan ang bawat butante. May labanan, may kanya-kanyang partido. Pagkatapos, mayroong pang pag-aaklas, mayroong pag-rally dahil kontra siya sa partido o sa presidente na kanyang binubuto o binubuto ng iba. Pero pagdating sa panalangin, lahat na nananalangin para sa kanya. Kapag sino man ang naupo sa ating gobyerno na presidente at sa lahat ng namiminuno, kahit kontra man sa iyo, kahit ito'y labag sa kalooban mo, pero katungkulan ng mga Kristiyanong ipanalangin sila upang sila'y maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Now, paano natin sila ipapanalangin? Marami sa atin ang mga kalalakihan hindi makita, hindi makuha ang tamang panalangin. Tudal halimbawa, pagka-presidente, pinapanalangin natin yung presidente sa Diyos at sinasabi natin, Panginoon, si Pangulong Duterte, sana magawa niya ang kalooban ninyo. Sana magbago siya ng pamamaraan ng kanyang paggobyerno. Sana mga senador, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban. Magampanan nilang kalooban ninyo. Bagamat sa tingin natin tama, pero biblically, mali. Mali po. Tingnan niyo ang sabi sa Proverbs 21 verse 1. Ang sabi, ang puso ng hari o ng presidente, kanino raw? Nasa kamay ng? Nakatingin ba kayo sa Bible niyo? Nasa kamay ng Panginoon. Yung puso daw po ng ating presidente, nasa control ng Panginoon, sa kanyang kamay. Ito'y itinulad sa batis. Na parang batis ng tubig, ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Ang batis hindi siya makadaloy sa gusto niya, kundi sumusunod siya kung ano yung dadaanan niya. Gayon din, ang presidente hindi siya makakagawa kung hindi ang Diyos ang siyang nagdadala sa kanya ng tamang gawain. Kaya ang dapat na panalangin natin ay sa Diyos palagi, hindi sa tao. Ganun din sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin, gusto maligtas. O di kayo mga kapatid natin na halimbawa hindi dumadalo. Ang panalangin natin, Panginoon, sana buksan, sana gumawa siya ng tama, sana mahalin niyang prayer meeting. O di kayo mga taong yan dapat sana lumapit kay Kristo, sana sila'y sumampalatay para maligtas. Now, mali pa rin. Kasi yung mga taong yan, makasalanan, depraved, patay sa spiritual. Hindi nila kayang gawin ang mga spiritual na bagay. So anong dapat nating panalangin? Sa Diyos. Kaya pagdating sa presidente natin, hindi yung presidente pagpe-pray natin, kundi mag-pray tayo sa Diyos para sa presidente. Dahil ang presidente lang, ang Diyos lamang ang makapagbabago ng gawa ng presidente. Bagamat hindi yan Kristiyano, pero pwedeng gamitin ng Diyos na daluyan para sa ating kabutihang mamamayan. Ngayon, sinisisi natin palagi ang presidente sa kanyang maling mga gawa, sa kanyang mga ugali, pati mga senador at lahat ng namiminuno, hindi tayo nagpipray ng tama. Dapat magpray tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, kapag ka binoto mo man o hindi binoto ang isang kandidato at siyang naupo, hindi natin ipagpipray yung tao, kundi ipagpray natin ang ating pagmamalasakit sa kanya. Nakikilala natin ang ating mga senador, lahat ng mga namiminuno, dahil hindi dahil personal nating kakilala o kaibigan. Nakikilala natin anong klaseng tao sila pagdating po sa media, sa palita. Doon nalalantad yung ugali nila kung sila ay corrupt, kung sila ba ay talagang kumakalaban sa gobyerno. So anong dapat gawin natin? Hindi natin sila mababago eh. Kailan lumapit tayo sa Diyos? Lord,
kayong may control, kayong may hawak ng puso ng mga taong to. Tulad yan ng batis na pinapasunod nyo kung saan nyo ibig. Gamitin nyo sila, Panginoon, para sa aming kapakanan, para sa bayan, upang kami makinabang sa kanilang pamumuhay. So, itong mga hari natin, mga presidente, mga namimino sa atin, sila ay mga kasangkapan ng Diyos para sa ating kabubuti. Alam naman natin, Romans 8:28, na sa lahat ng bagay, kasama ang Diyos na gumagawa, mabuti man o masama, para sa ating ikabubuti. So dapat sa ating prayer concern, ang ating pagmamalasakit, kilalaan natin ang pinagmamalasakitan. Ano ba ang need niya talaga? At idulog natin sa Diyos. Huwag nating pilitin yung tao mismo ang gagawa para sa kanyang sarili para maligtas. Ipag-pray natin sa Diyos na sana makarating sa kanyang salita ng Panginoon, sana palambutin ng Diyos ang kanyang puso. Kaya nga pagdating sa prayer ng Word of God, sa Ministry of the Word, maraming prayer na hindi tumatama. Sapagkat ang pinagpipray kung saan-saan, pero dapat pag-pray natin, Lord, ang salita nyo dapat, Panginoon, ang siyang kumilos sa puso ng mga tao, patay sila, Panginoon. Hayaan niyo ang salita ninyo, ang siyang magbigay ng kaalaman sa kanya upang maisagawa niyang lumapit sa inyo. Sapagkat walang makakalapit kay Kristo malibang loobin ng Ama. So dapat ang prayer natin laging nakasentro sa Diyos. Hindi doon sa ating mga needs o sa mga pinagmamalasakitan natin. Ipagmalasakit natin sila sa Diyos. So dapat may particular tayo. Ikatlo, sa katangian ng pagmamalasakit ay ang kahilingan. Verse 2, again, sa kalagitnaan. Patungkol sa mga hari at lahat ng nasa mataas na katungkulan, anong kahilingan? Upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Minsan hindi natin, galit na galit tayo sa mga ating namimino, presidente natin, na istorbo tayo, imbis na magandang buhay natin, magandang trabaho natin, sumusweldo tayo, pero dahil sa hirap ng mga daan, mga sasakyan, traffic, gagalit tayo sa namimino. Pray for them. Kailangan sa Diyos tayo upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Talagang hindi tayo nakapamuhay ng kabanalan, masama loob natin palagi. Kung hindi natin binoto si Duterte, sama ng loob natin. Kung yun namang mga pasaway naman ng mga dating hindi. Kahit si Lenny Robredo, ipanalangin natin sa Diyos, Panginoon, sana gisingin niyo ang kanyang puso, buksan ninyo, Panginoon, makita niya, kailangan siyang tumulong sa aming bansa, imbis na, ganun ba? Hindi yung tao ang ating ifo-focus. So ang ating prayer dito, kahilingan, tatlo, na magkaroon tayo ng kapayapaan, makapamuhay tayo ng may kabanalan, at manatili tayo sa katapatan. Alam niyo, pagka problema natin ng ating kapaligiran, minsan nahahamon tayo, hindi tayo nagiging tapat eh. Marami tayong mga dahilan. Hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Ang katapatan natin sa tao, katapatan natin sa iglesia, ay nagbubuhat sa ating katapatan sa Diyos. Sabihin natin matapat ka sa iglesia, pero at the same time, hindi ka naman tapat sa Diyos, anong silbi nun? Diba? Kaya dapat, sa Diyos tayo, dapat humiling palagi. Sapagkat ang prayer, ito yung nagtataguyod sa atin sa pamumuhay kabanalan. Kaya napakalaga ang prayer eh. Ito ang kadalasang nawawala sa bawat iglesia. Halos lahat ng iglesia pagdating sa prayer meeting, walang dumadalo. Kasi nakakasawa. Kaya nga, sa prayer eh, ginagawa ko pa rin na magkaroon tayo ng message. Kasi message ang magpapaantig ng ating puso. Kung gagawin lang natin prayer ng prayer, mga kapatid, wala tayong guidelines, wala tayong guidance sa word niya. So tapos na, pagkatapos ng prayer, uwi na. Pero kung mayroong word, alam natin, salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Panghuli at pang-apat, katangian ng pagmamalasakit ay ang papuri nito. Napupurihan po ang ating pagmamalasakit kung nasa tama ang ating pananalangin. Verse 3, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas.
yung ating pinagmamalasakitan nasa tama, tamang panalangin, halimbawa gusto mong kamag-anak gustong maligtas. So, anong dapat panalangin natin? Ang Diyos may hawak ng puso. Siya ang nagbubukas. Siya ang naglalagay ng mga boundaries sa buhay ng tao para mauntog at pumunta sa tamang lugar, papunta sa iglesia, o di kaya sa mga Bible studies, o di kaya may time na tayo mismo ang nakapag-evangelize sa kanila, man to man. So, kailangan ang Diyos pa rin. Ang sabi rito, ito ay mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya nga, prayer mga kapatid, na ginagawa ng mga Kristiyano, ugali ng Kristiyano ang manalangin, kalugod-lugod sa Diyos yan. Kalugod-lugod talaga. Anytime, saan mang lugar, anumang sandali, anong mapangyari, talagang conscious ang mind mo sa God. Nagpipray ka sa loob mo, kahit hindi yung prayer na napakahaba, tulad ng prayer ni Peter, help. Yun lang. Basta conscious tayo sa Diyos, you are praying. Nananalangin ka sa Diyos. Nagaganap natin yung 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing. Ibig sabihin ng pray without ceasing, conscious tayo sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa na hindi tayo gumagawa sa ating sariling lakas. Kahit nasanay ka na sa ginagawa mo, routine na, mga kapatid. Alimbawa sa akin, sa preaching, sabi nila, automatic na raw sa akin, basa ng text. No. Tandaan natin, sino ba ako? Example ko sarili ko, ano mang pinag-aralan ko? Sino ba ako? Ang alam ko, inom. Ang alam ko, barkada. Pero mismo sarili ko, nagugulat ako sa mga pinapakita ng Panginoon. Hindi sa akin eh. Kaya hindi dapat tayo magtiwala sa ating sarili. Dapat conscious tayo sa Diyos, sa lahat na ating ginagawa, na siya lang makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa buhay. Lalo na, sinabi rito, Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, dapat tayo nagpapasailalim sa Kanya. Kaligtasan natin, past, present, and future. Diba? Justification, sanctification, and glorification ay nasa Diyos lahat yan. Kaya bawat kilos natin, bawat isip natin, bawat plano natin, dapat conscious tayo sa Diyos. So, dapat ang mga tao ng Diyos, concerned nila ang mag-pray. Lagi tayo mag-pray. Dapat pangungugali natin sa mata ng Diyos ay kalugod-lugod sa Kanya. Huwag nating hanapin na tayo maging kalugod-lugod sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. So, sa ating pong pagtatapos, prayer ay kasangkapan ng Diyos para matanggap ang biyayang nakalaan para sa atin. May nakalaan ang Panginoon eh, hindi siya nagkukulang. Kaya kailangan natin ang manalangin. At bilang mga mananampalataya, dapat nagkakaisa tayo, nagkakasama-sama. Papansin niyo ba yon? Kapag pinag-pray natin ang isang tao na hindi mo kilala pero binanggit ng ating kapatiran na mayroon siyang concern doon, ipapanalangin mo talaga eh. Lahat tayo mananalangin para sa Kanya. Nagkakaisa tayo. Kahit na kontra ka sa taong yon, pero ipapanalangin mo pa rin. Tumatango ka doon sa mga pangungusap nung nag-lead ng prayer. Hindi ka kukontra talaga eh. Yun ang kagandahan ng prayer. Lahat tayo nagkakaisa at nagkakasundo. Kaya dapat lang tayo ay napapatibay sa ating prayer meeting. Dapat nandyan tayo palagi. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na tunay Lord, nakita namin ang kahalagahan ng tamang pagmamalasakit at pinagmamalasakitan sapagkat ito ay mabuti at kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong paningin. Nawa nga po, makita namin ang kahalagahan ng panalangin na dito po nagkakaisa kami, Panginoon. Nagkakaisa kaming magmamalasakit, sino man ang taong concern na ipinakilala ng bawat kapatiran at kung ano ang kanilang pangangailangan. Salamat po sa biyayang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.